mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo na Moment of Romance. Wonder Woman. Yan ang salitang angkop na itawag sa mga ina sa buong mundo dahil sa dami ng sakripisyong kanilang ginagawa para sa atin. Mula sa pagbubuntis, panganganak, at hanggang sa pagtanda ng kanilang anak ay nariyan lagi ang isang nanay. Siya ay handang magmahal, umalalay, gumabay, at magpatawad ng paulit-ulit. Katulad na nga lang ng aking ina na kung saan siya ay nagsakripisyo at patuloy akong tinanggap. Kahit na napakalaki ng pagkukulang at kamalian ang nagawa ko sa aking buhay. Ako nga pala si Gemma, isang babaeng bulakbol, walang pangarap sa buhay at sakit sa ulong anak. Dito sa kwento kong ito ay inyong malalaman kung paano naging ganyan ang ugali ko na mismo ang aking ina ay akin nang nababastos at hindi sinusunod. At syempre, sa kabila ng lahat ng pangbabastos at pagrerebelde na aking nagawa, ay patuloy pa rin akong pinatawad at tinanggap ng aking ina. Kaya malalaman niyo dito ang lahat ng sakripisyo na ginawa niya para sa ikabubuti ng buhay ko. Sa totoo lang, mabait, masunurin at tahimik talaga ako nung ako ay bata pa. Todo puri pa nga sa amin ang mga kamag-anak ko at mga teacher ko. Dahil bihira na lang daw ang ganong bata sa panahon ngayon. Yun kasi ang tinuro ng aking papa sa akin. Piliing maging mabuti sa lahat ng oras. Makapapa kasi talaga ako. Lahat ng kanyang sinasabi ay aking sinusunod. Spoiled na spoiled din niya kasi ko. Hindi tulad ni mama na kapag magpapabili ko ng mga laruan, ang palaging sagot niya sa akin ay, walang pera. Kaya naman mas nalapit ang loob ko kay papa. Pero simula nung nawala na ang papa, ay dito na nagsimulang mabago ang aking sarili. Nagsimula ito nung ako ay nasa unang taon ko ng kolehiyo. Anak, asan ka na ba? Gabi na ya, ba't di ka pa umuuwi? Wika sa akin ng nanay ko matapos ako nitong tawagan sa aking phone. Mag-aalas 12 na kasi ng gabi. Pero hindi pa rin ako nakaka-uwi. Andito ko kasi ngayon sa bar, kasama ang aking mga kaibigan. Opo, tama po ang narinig nyo. Andito ako ngayon sa bar. Dahil simula kasi nung nawala na si Papa, ay nagbago na rin ang ugali ko. Magkaiba kasi ang pakikitungo sa akin ni Mama at ni Papa. Si Mama kasi ay istrikto, may pagkamasungit, at puro pagtitipid ang alam. Kaya talagang hindi kami magkakasundo ni Mama, sapagkat magkaibang magkaiba talaga kami. May project lang pong ginagawa, pagsisinungaling ko sa kanya. Ano? Project? Eh ba't may naririnig akong diskong sound dyan? Pag-uulirat pa nito. May ginagawa nga po kaming project. Hindi niyo po ba naiintindihan? Napagtaasan ko ito ng boses. Dahil nga sa nakainom na ako at nakukulitan na rin ako. Huwag mo kong masigaw-sigawan. Hindi kita... Hindi ko nainintay pa na matapos ang kanyang sinasabi. Dahil pinutol ko na kaagad ang tawag. Girl, sino ba yun? Pagtatanong sa akin ng kaibigan ko. Matapos niyang mapansin na padabog kong itinago ang phone ko sa bag. Wala, yung nanay ko lang na madiwara. Naiinis kong sagot sa kanila. Nako, mabuti pa girl. Huwag mo na isipin yan. Magparty na lang tayo. Cheers! Wika nila sa akin. Kaya naman minabuti ko na lang na sundin ang kanilang sinabi at libangin ang sarili.
Pero pag uwi ko sa bahay, ay dito na ako niratrat ng salita ni Mama. 2 a.m. na kasi akong nakauwi sa bahay. May duplicate naman kasi ko ng susi, kaya hindi ko na inabala pang kumatok o gisingin ang aking ina. Pero laking gulat ko, nang buksan ko ang pinto ay bumungad sa akin ang aking ina dito. Ma, mano po? Pautal-utal kong sabi dito, bago ako lumapit sa kanya. San ka galing? Seryosong tanong nito sa akin, habang diretsyong nakatingin sa aking mata. Umiwas ako sa kanyang tingin, bago ito sagutin. Sa bahay po ng classmate ko, gumawa kami ng project. Pagsisinungaling ko dito. San ka galing? Pag-ulit niya sa aking tanong. Sa bahay nga po ng kaklase ko. Tugon ko dito. Pero paulit-ulit lang niyang tinatanong sa akin ang katagang yon. Magaling kasing bumasa si Mama ng sitwasyon. Nalalaman niya agad kung ang isang tao ba ay nagsisinungaling o hindi. Kaya naman sa huli ay umamin na ako sa kanya. Sa bar po, nag-inom po kami. Pag-amin ko sa kanya. At pagkatapos ko nga itong sabihin, ay laking gulat ko nang bigla niya akong sampalin sa mukha. Ganyan ka ba namin pinalaki ng ama mo? Gemma, ang bata-bata mo pa. Tsaka babae ka. Babae ka. Ano ba balak mo sa buhay mo? Maging lasinggera habang panahon? Paninermon sa akin ng aking ina. Hindi na nga ako nakasagot sa kanya. Dahil tuloy-tuloy lang ang paninermo na kanyang ginawa. Hindi na nga niya ako binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang side ko. Kaya ang tanging nagawa ko na lang ay umiyak ng umiyak. Kinabukasan, Ma, pasok na po ako. Pagpapaalam ko kay Mama, napapasok na ako sa eskwelahan. Tinaliman ako nito ng tingin at sinabing, umuwi ka agad ha? Hindi nga rin niya ako binigyan ng baon. Siguro, ito ang punishment niya para sa akin na noon pa mang bata ako ay ginagawa na niya sa akin. Girl, umiyak ka ba? Ba't namumugto ang mata mo? Ano nangyari sa'yo? May umaway ba sa'yo? Magkwento ka girl, dali. Ilan lang sa sinabi ng mga kaibigan ko sa akin nang mapansin nila na namumugto ang aking mata. Wala to, sa panahon lang to. Malamig kasi tsaka inaantok pa ako, kaya ganito mata ko. Pagdadahilan ko sa kanila. Ano pala sabi ng mama mo nung madaling araw ka nang nakauwi? Tanong ng isa kong kaibigan. At nang ito'y kanyang banggitin, ay bigla na lang tumulo ang aking luha. Gemma, uy Gemma, ano nangyayari sa'yo? May nasabi ba akong masama? Sorry. Alalang-alala niyang sabi sa akin. Wala. Wala kang maling nasabi. Sagot ko dito. Gemma, umamin ka nga sa amin. May nangyari sa inyo ano? Ikwento mo na. Tutulungan ka namin. Sabi ng isa pa. Kaya naman dito ay napilitan ko ng ikwento ang totoong nangyari. Tumagal ng halos ilang minuto ang pagkukwento ko. Sinabi ko sa kanila kung ano talaga ang totoong ugali ni Mama at kung ano ang ginawa niya sa aking pananakit at pagpaparusa dahil lamang sa pag-inom at pag-uwi ko ng madaling araw. Kung nabubuhay pa sana si Papa, hindi sana mangyayari sa akin to. Pahayag ko pa sa kanila. Girl, naiintindihan ka namin. Pero alam mo kung ako sa'yo, bumukod ka na kasi. Ang buhay dapat ine-enjoy din. Hindi pwedeng puro aral. Tsaka pag nasasakal ka na, kumawala ka na. Nawawalan ka na ng karapatan sa sarili mo girl eh. Matanda ka na, nasa legal age ka na. Tandaan mo yan. Pagpayo ng isa sa akin. Kaya naman dito ay napagtanto ko na nawawalan na nga ako ng karapatan sa buhay. Para kasing ginagawa na lang akong robot ni Mama. Kaya naman sa pagkakataong ito, ay aking susundin ang payo ng kaibigan ko.
dahil sa tingin ko, ito ang tama. Kinagabihan, noong araw na yon, ay dito ko na nga sinimulang sagutin si Mama ng harap-harapan. Kinabi kasi ko ng uwi ngayon. Hindi dahil nagpunta ko sa bar, kundi dahil sa traffic kasi at nagkayayaan ang mga kaibigan na kumain muna. Ma, andito na po ako. Mano po, pagbati ko kay Mama. Pero hindi man lang ako nito sinagot o kahit ibigay man lang ang kanyang kamay. Diba sabi ko umuwi ka agad? San ka galing? Sa bar? Seryosong tanong nito sa akin. Hindi po, traffic lang po kasi. Tsaka nagkayayaan lang po kami ng mga kaibigan ko na kumain muna sa labas bago umuwi. Tugon ko dito. Ayan, dyan ka magaling eh. Dyan ka magaling. Mag-ubos ng pera sa halip na pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Ang iniisip mo lagi magbulakbol, maglibot, mag-ubos ng pera, mag-inom. Pagsisimula ng sermon niya sa akin. Ibang-iba na talaga mga kabataan ngayon. Mabuti pa siguro, layuan mo na yung mga kaibigan mo. Kasi simula nung nadikit ka sa mga yan, nagkaganyan ka na. Masamang impluensya yung mga yan. Sabi nito na siyang kinainis ko. Kaya naman dito ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na sigawan ito at bastusin ang aking sariling ina. Ma, pwede ba? Buhay ko to. Desisyon ko to. At huwag mo sana akong gawing robot. Hindi ko masusunod ang sinasabi mo na layuan yung mga kaibigan ko. Pagod na ako sa ugali mo, Mama. Wika ko dito. At matapos kong sabihin yun, ay malakas akong sinampal at sinabing, bastos ka. Sige, mamili ka. Ako o yung mga kaibigan mo? Ilang segundo akong napayuko bago ako tumingin ng diretso sa kanya. At sumagot ng, pagod na ako, Ma. Mabuti pa siguro, lumayo muna ako sa inyo. Ano kaya ang mangyayari sa buhay ko pagkatapos kong sabihin sa kanya ang katagang yun? Yan ang ating malalaman sa susunod na bahagi ng kwento ko. Hanggang dito po muna ang aking kwento. At kung nabitin ko po kayo, sana po ay abangan nyo pa rin ang susunod na yugto ng istorya ko sa susunod na araw. Muli, ako si Gemma, tagapagbahagi. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.